Pinatuloy ng dalaga sa bahay niya ang matandang lalaking pulubi na nanginginig sa lamig. Subalit kinabukasan, pagising niya ay hindi siya makapaniwala sa bumungad sa kanya. Magandang araw sa inyo, mga kaserye! Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Walang pinipili sa pagtulong sa kahit kanino. Mangiyak-ngiyak na hinatid si Dayan ng kanyang mga magulang sa may terminal kung saan naroon ang mga bus paluwas ng Maynila. Ngayong araw kasi ang alis ng anak nilang babae. At ito pa ang unang beses na mawawalay ito sa kanila, kaya ganoon na lamang ang iyak ng ina ni Dayan habang nilalagay naman ng kanyang ama ang bag niya papasok sa bus na kanyang sasakyan. Nasa loob at mismong upuan mo na ang bag mo, anak. Sigurado ka bang wala kang nakalimutan? May ipapabili ka ba? Para mabili ko habang hindi pa kayo umaalis. Tanong naman ng kanyang ama. Okay na po ako pa. Salamat po. Anak, hindi na kita tatanungin kung hindi na ba magbabagong isip mo, ha? Dahil alam kong hindi na talaga. Basta, mag-iingat ka doon, ha? Bakit ba naman kasi naisipan mo pang doon sa malayo magtrabaho? Eh may mga trabaho naman sana dito. Saad naman ng kanyang ina. Ma, marami pong oportunidad doon. Tsaka para naman po sa atin itong ginagawa ko eh. Mag-iingat naman po ako doon, ma. Huwag po kayong mag-alala. O siya, sige. Pero yung kaibigan mo, na-text mo na ba? Nasabihan mo na ba na paalis ka na? Nako, huwag siyang magkakamaling iwanan ka doon, ha? Kundi malilintikan talaga siya. Bahagya namang natawa si Dayan sa sinabi ng ina. Opo, padadalhan ko po siya ng mensahe kapag nakasakay na po ako. Mabuti. Pero sigurado naman siya, diba, na ligtas ang bahay na uupahan mo doon? Ang pitaka mo, ilagay mo sa harapan ng bag mo. Mahirap na at baka manakawan ka pa. Ang baon mo rin, anak, nasa isang baghay, maliit. Tapos yung tubig mo na... Ma? Nasabi niyo na po yan sa akin kanina. Siguro, mga 4 na beses na po ngayon. Ganun ba? Nasabi ko na ba? Pasensya ka na, anak, ha. Talagang hindi lang ako sanay na mamaya, pagka-uwi namin ng bahay ay wala ka na. Mamimiss din namin ang asaran yun, ang Kuya Rocky mo. Maski ako rin naman po, ganoon din ang nararamdaman ko, ma. Pero kailangan ko po itong gawin, alang-alang din po sa akin. Tsaka hindi naman po ako mawawala. Kayo pa rin po ang pamilyang uuwian ko at hindi magbabago yun. Kapag naman wala ang swerte ko sa Maynila, babalik po ako dito. Sige na po, ma. Sasakay na po ako. At nagtatawag na po si Kuyang driver. Mag-iingat po kayo dito, ha? Si Kuya Rocky, iyakap niyo na lang ako sa kanya mamaya kapag nagising na. Makakarating, anak. Tiyak, magtatampo yung kuya mo dahil hindi mo siya pinasama rito. Ma, ayoko pong gisingin si kuya. Alam nating lahat na pagod yan galing sa trabaho. Tuwing madaling araw na nga lang yun nakakauwi. Sige na po, ma. Papasok na po ako sa loob. Paalam pa nitong muli sa dalawa. Ngunit bago pumasok ay niyakap naman muna ng sobrang higpit ni Dayan ang kanyang ina't ama. Inaamin niyang hindi siya sanay na malayo sa mga ito, pero dahil nga kailangan niyang gawin ito para sa kinabukasan niya ay wala siyang magagawa. Sinubukan niya na ang swerte niya sa lugar nila, pero hanggang ngayon ay wala pa rin. Nakakasiguro naman siyang makakapasok at makakahanap siya ng trabaho sa Maynila, gayong college graduate naman ang dalaga. Nang makaalis na ang sinasakyang bus ay kitang-kita pa niya ang pag-iyak muli ng kanyang mga magulang. Lalong-lalo na ang kanyang ina, kaya naiyak na rin siya. Makalipas pa ang ilang oras ng biyahe, ay hindi na nga namalaya ni Dayan na nakaidlip na pala siya. Nagising lang siya nang magring ang kanyang cellphone at ang Kuya Rocky niya ang tumatawag. Kuya, panimula niya. Lintik kang bata ka, oh. Di ba sinabi ko sa'yo nagisingin mo ako kapag aalis ka na? Para maihatid din kita? Kuya, hindi na kita ginising. Madaling araw ka na nga natapos dyan sa trabaho mo eh. Kahit na. Ikaw, pala-desisyon ka talaga, no?
O paano? Nakalayo na ba kayo? Siguro po kuya, nakatulog kasi ako eh. Lintik ka talaga. O sige, basta mag-iingat ka dyan ha. Yung mga bilin ko sa'yo, alalahanin mo. Tumawag ka rin paminsan-minsan dito. Ay hindi, tumawag ka araw-araw para alam namin kung ano ang nangyayari sa buhay mo doon sa Maynila. Walang palyada yan ha, araw-araw. Oo na po, araw-araw. Sige na kuya, mag-iingat din kayo dyan. Sila papa at mama ha, huwag mong pababayaan. Matapos ang pag-uusap na iyon ay muling lumabas ang mga likido sa mga mata ng dalaga. Pero dahil nakaalis na siya, kailangan niyang panindigan ng naging desisyon. Pagdating sa Maynila ay sinundo naman siya ng kaibigang si Mira. Dumiretso sila sa bahay na sinasabi nitong pwede niyang upahan. Medyo malayo nga lang ito sa bahay mismo ni Mira pero dahil ito na ang pinakamura at pinakamalapit sa kalsada ay pinatos na agad iyon ng dalaga. Nang makarating naman sila sa bahay ay hindi naman iyon masyadong maliit. May banyo naman kahit papaano. Salas, kusina, kwarto at may kuryente at tubig din. Malaki pa nga yun para kay Dayan kaya binayaran niya agad ito saka panilagay ang kanyang mga gamit. Okay ka na ba dito? Kung oo, aalis na ako. May trabaho pa kasi ako mamaya eh. Saad naman ni Mira. Oo, salamat Mira ha. Bukas na bukas maghahanap agad ako ng trabaho. Walang anuman yun. Pasensya na rin ha kung wala akong mairekomendang trabaho sa iyo sa ngayon. Hindi pa kasi naghahanap ng karagdagang tao si boss eh. Ayos lang, kanya-kanya naman tayong diskarte dito sa Maynila. Sige na, Mira, at baka masyado na akong nakakaabala sa'yo. Sige, tawagan mo lang ako ha kapag may kailangan ka. Aalis na ako, Dayan. Tanging pagtangulang ang itinugo ng dalaga sa kaibigan at isinara na ang pintuan. Naupo naman muna siya saglit sa maliit na upuan na gawa sa kawayan sa kapanagpa siyang ayusin ang mga dala niyang gamit. Hay, sana nandito na ang swerte ko. Bulong niya pa sa sarili. Kinabukasan ay maaga nga siyang nag-ayos at gumayak para maghanap ng mapapasukang trabaho. Magkahalo ang pagod at gutom ni Dayan maghapon pero lahat ng pinag-applyan niyang kumpanya sa buong araw ay pare-parehas lang ang sinasabi. Natatawagan lamang daw siya kapag pwede nang makapagsimula. Pero hindi pa rin nakontento si Dayan sa ganoong sagot dahil alam niyang wala pang kasiguraduhang matatawagan nga siya kaya panay pa rin ang paghahanap niya ng trabaho sa iba't ibang kumpanya. Mangyari pa nga na ang allowance niya ay nagastos niya na din dahil sa araw-araw na paglakad at paiba-ibang ruta para lang makapasok agad, ngunit wala pa rin. Hayaan mo at magpapadala ako bukas na bukas din anak. Saad pa ng kanyang ina nang tawagan siya nito sa isang araw. Pasensya na talaga maha. Nandito nga ako para maghanap ng trabaho. Pero nanghihingi pa rin ako sa inyo. Wala pa po kasi talagang tawag eh mula sa mga kumpanyang pinag-a-applyan ko. Ayos lang yun. Ganyan naman talaga eh, lalo na't unang beses mong mag-apply. Pasasaan ba't makakahanap ka rin basta ang importante, ligtas ka dyan. Nandyan ba ang kaibigan mo si Mira? Naku, wala ma. Medyo malayo po ang bahay na inuupahan niya rito. Pero kinukumusta niya naman po ako ma. Ngayong Sabado nga po. Pupunta siya dito dahil may mga ibang kumpanya daw siyang nakita na naghahanap ng empleyado. Ganun ba? Mabuti naman. Sana nga makapasok ka na anak. Sana nga po eh. Si Papa po. Nasa trabaho ng Papa mo. Ang Kuya Rocky mo naman tulog. Ikaw naman kapag ganyan na wala ka ng pera, tawagan mo agad ako. O di kaya ang Kuya Rocky mo. Kung hindi pa ako tumawag at nagtanong, hindi ko pa malalaman. Tumawag ka sa akin kahapon. Pero hindi mo naman nabanggit ang tungkol dyan. Nahihiya na po kasi ako sa inyo, May. Ang lakas ng loob kong pumunta dito para makahanap ng trabaho. Pero kayo pa putong nagpapadala. Ano ka ba namang bata ka? Siyempre ina mo ko eh, at pamilya tayo dito. Sino-sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din? Alangan namang pabayaan kita dyan, di ba? O sige na, bukas, tatawag na lang ulit ako kapag naipadala ko ng pera. Magpahinga ka na muna dyan. Mag-iingat ka. Salamat ma. Ikumusta niyo na lang po ako kay Papa at Kuya Rocky. Ilang linggo pa lamang ang nakalipas pero miss na ng dalaga ang kanyang pamilya.
Gustuhin man niyang umuwi na pero hindi po pwede dahil kailangan niyang kumita ng pera. Nang dumalaw naman si Mira sa kanya ay naibahagi niya rin sa kaibigan ang lungkot na nadarama niya dahil gustong gusto niya ng tulungan ang naghihirap niya ng pamilya pero wala siyang magawa. Inahati pa ng kanyang ina ang sahod ng kanyang ama para maipadala sa kanya ang iba. Mabuti na lamang din at may maayos na trabaho ang kanyang Kuya Rocky at wala pang pinagagastos ang pamilya. Dahil kahit papaano'y nakakatulong pa ito sa mga magulang nila. Pasensya ka na talaga, Dayan, ha? Ako ang nagrekomenda sa'yo na pumunta ka dito pero wala naman akong maitulong. Malungkot na saad ni Mira sa kaibigan. Ano ka ba? Bakit mo ba sinisisi ang sarili mo? Okay lang. Tsaka, nasa na yung listahan ng mga address na pupuntahan ko para bukas. Baka sakaling nasa kanila na ang swerte ko. Ito na lahat, Dayan. Pero masyadong marami yan, ha? Sigurado ka bang pupuntahan mo yan lahat? Oo naman. Sabi nga nila, mas mabuti ng maraming mapag-applyan para kapag tumawag sila sa akin, makapili ako. Pero sigurado ka bang naghahanap pa ang mga ito ng empleyado? Yan ang hindi ko masagot. De bali na, Mira. Subukan ko na lang. Maraming salamat dito, ha? Eto naman, kung makapagpasalamat, akala mo talaga nakapasok na ng trabaho. Saka mo na ako pasalamatan kapag may trabaho ka na, ha? Nga pala, may dala akong ulam dito. Niluto ko to kanina bago umalis. Nako, nag-abala ka pa pero salamat, ha? Dito ka naman ang halian para mapagsaluhan natin yung dala mong ulam. Teka, at magsasaing muna ako. Masaya namang pinagsaluhan ng dalawa ang maliit na grasya. Matagal na rin kasing magkaibigan ang dalawa. Simula pa lamang sekundarya hanggang sa nagkolehiyo ay magkaibigan na sila, kaya naman itinuturing na nilang sandigan ng isa't isa. Kinabukasan naman, maaga pa rin gumayak si Dayan bit-bit ang listahan ng mga kumpanyang naghahanap ng empleyado. Hindi man siya sigurado kung nandito na ang swerte niya, pero sana nga. Sana nga ngayon ay makapasok na siya para kahit papaano ay makatulong na siya sa kanyang ama't ina. Ngunit magmula umaga hanggang hapon ay tila wala pa rin kasiguraduhang matatanggap na talaga si Dayan dahil ganoon pa rin ang sinasabi ng mga ito. Natatawagan lamang siya kapag pwede nang magsimula. Kaya naman bagsak ang mga balikat niyang umuwi kinagabihan sa bahay. Ngunit habang papalapit siya sa bahay na inuupahan, ay ganoon na lamang ang gulat niya nang makita niya ang isang matandang lalaki na nasa gilid ng pintuan niya at nakaupo habang nanginginig. Malamig kasi ang gabing iyon. Dahil umuulan, kinahapunan kaya kitang-kita niya ang nanginginig na katawan ng matanda. Hindi naman nagdalawang isip si Dayan na ito'y lapitan dahil hindi na bago sa kanya ang makakita ng mga taong kalye. Tay, ano pong ginagawa niyo rito? Malamig po dito sa labas. Nawawala po ba kayo? Panimula niya. Hindi, ineng. Naglalakad lang kasi ako at bigla akong inabutan ng lamig. Saktong dito ako naupo. Pasensya na. Aalis na lang ako. Teka lang po, tay. Wala po ba kayong matutuluyan? Gabi na po kasi. Baka delikado na po sa daan. Wala nga akong matutuluyan, ineng. Kung ganun, pumasok na po muna kayo sa loob para mainitan po ang tiyan nyo. Umiinom po ba kayo ng kape? Tumango naman agad ang matanda, kaya doon na ito inalalayan ni Dayan papasok. Pinaupo niyang matanda sa maliit niyang upuan at sinabihang maghintay na muna dahil maghahanda pa siya ng pagkain. Tay, ito na po muna oh. Habang hindi pa po nalulutong pagkain para sa hapunan, kape po muna kayo. Salamat, ineng. Napakabuti mo. Walang anuman po yun, tay. Sige po ah, dyan po muna kayo. Nasa kusina na noon ang dalaga at mas minamadali pang maluto ang ulam para sa hapunan. Sakto namang nagring ang kanyang cellphone na sa kasalukuyang nasa bag pa niya kaya kinuha niya agad iyon at sinagot. Ma, magandang gabi po. Panimula niya. Magandang gabi naman sa'yo anak, kumusta? Kaka-uwi mo lang ba? Opo eh, galing po ko sa labas magmula pa kaninang umaga. Nisay-isa ko pong listahan ni Mira pero ganun pa rin po eh. Sa 10 nasa listahan, 4 lang yatang napag-applyan ko dahil ang 6, hindi na raw sila naghahanap at nung nakaraang buwan pa daw yun. Ganun ba? Hayaan mo na. Magpahinga ka na muna at baka sa susunod na araw, baka matawagan ka na. Maiba ako, kumain ka na ba?
Nagluluto pa po ako ng ulam, ma. Kakain na rin po ako ngayon. Kasabay ng pagsabi noon ni Dayan ay ang malakas na pag-ubo naman ng matandang nasa salas, kaya agad na alarma ang ginang na nasa kabilang linya. Sino yun, anak? May kasama ka ba dyan? Nandyan ba si Mira? Mawala po, pero may kasama nga po ko rito. May nakita kasi akong matandang pulubi kanina nang umuwi ako, kaya pinatuloy ko muna. Ano? Anak, ano ka ba naman? Paalisin mo yan ngayon din. Makawawa naman po, nanginginig po siya eh. Paano kung modus niya lang yan? Paano kung magnanakaw yan? Diyos ko naman, anak. Ma, hindi naman po siguro. Mukha naman po siyang mabait eh. Naawa kasi ako sa kanya kanina, tsaka hindi naman po siya namilit. Ako lang po ang nagpa siyang pumasok siya. O sige, basta kapag may natunugan kang kakaiba sa galaw niya ha, paalisin mo agad. Opo, ma. Inobserbahan naman muna ni Dayan ang matanda. At wala naman siyang nakitang kakaiba dito. Siya na rin mismo ang nagpa siyang doon na muna patulugin ng matanda. Alam niyang delikado rin para sa babaeng katulad niyang magpapasok ng lalaki, lalo na't nag-iisa lamang siya. Pero sinabihan niya na lamang na sa salas ito matulog at siya naman ang kanyang sasilid. Maraming salamat, ineng. Okay na ako rito. Ngumiti na lamang ng pagkatamis-tamis si Dayan at pumasok na sa kanyang kwarto. Kinabukasan, pagising ni Dayan ay dali-dali naman niyang inayos ang kanyang higaan. At lumabas na rin sa kwarto para kumustahin ang matandang pinatuloy niya kagabi. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang saktong makalabas siya sa kanyang kwarto ay nakita niyang nakaupo ng matanda at may kasama na itong isang babae at isang lalaki. Nang mapansin nila ang presensya ng dalaga ay doon na nabaling ang tingin nila dito. Magandang umaga, ineng. Pasensya ka na kung pinapasok ko na sila ng walang pahintulot mo ha. Itong dalawa ay ang mga anak ko. Panimula ng matanda. Nagsalita na rin ang anak na lalaki ng matanda at sinabi nitong hindi pulubi ang kanilang ama. Lumayas daw kasi ito sa bahay nila kagabi dahil nagtatampo ito sa kanila. Mayroon na daw kasing sari-sariling mga pamilyang dalawa at madalang na lamang silang nakakadalaw sa kanilang ama. Kagabi daw ay tumawag sa kanilang yaya ng matanda upang ipagbigay alam sa mga ito na ito'y naglayas, kaya dali-dali rin silang nagtungo doon para hanapin ang kanilang ama. Hinanap namin si Papa kagabi pero bigo kami. Ngayong umaga naman, mabuti at tinulungan kami ng mga pulis at nakita nila na pumasok nga si Papa dito mismo sa bahay mo kagabi. Mabuti na lang at may CCTV dito at natulungan kami nitong makita si Papa. Saad naman ng babae nitong anak. Ganun ba? Ay naku, akala ko talaga taong kalye din tong si tatay. Galing kasi ako sa labas kagabi at nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng pinto habang nanginginig, kaya pinatuloy ko na. Salamat, iha ha. Salamat at hindi ka nagdalawang isip na tulungan si Papa. Bilang gante, ano bang gusto mo? Ah, po? Tila naguguluhan pang tanong ni Dayan sa babae. Anong gusto mong kapalit sa pagtulong mo sa Papa namin? Ay naku, wala po, ma'am. Tinulungan ko po si tatay dahil yun po ang tingin kong nararapat na gawin. Hindi po ako humihingi ng kapalit eh. Alam ko, pero hindi talaga kami matatahimik hanggat wala kaming naitutulong sa'yo. Sige na, sabihin mo na kung anong gusto mo. Noong una ay pilit pa iyong tinatanggihan ni Dayan. Pero dahil nagpupumilit nga ang dalawang anak ng matanda, kaya sinabi niya rin dito na sana'y kahit makapasok man lang siya ng trabaho dahil ilang linggo na rin siyang naghahanap. Pero wala pa rin balita sa mga trabahong pinag-applyan niya. Yun lang ba? Sakto. At naghahanap kami ng empleyado sa kumpanya namin ngayon. Pwede ka dun? Talaga po? Oo naman. Pwede ka na nga magsimula bukas eh. O ngayon kung gusto mo. Doon na napagtanto ng dalaga na hindi pala basta-bastang tao ang makaharap niya ngayon. Lalong-lalo na ang matandang inakala niyang pulubi dahil mayaman pala ang mga ito. Ano po bang mga requirements ang kailangan kong ipakita, ma'am? Wag na, hindi na kailangan yan dahil ngayon pa lang pasok ka na sa kumpanya namin. Pasasalamat na din yan dahil hindi mo pinabayaan ang Papa namin. Utang namin sa'yo ang isang buong gabi niya. Sa saya ay paulit-ulit ngang nagpasalamat si Dayan sa dalawa, pati na rin sa matanda. Nang makaalis naman ng mga ito, ay doon na tinawagan ni Dayan ang kanyang ina para ipaalam ang magandang balita. Nako,
Hulog ng langit sila para sa atin, anak. Salamat naman sa Diyos at may trabaho ka na rin. Oo nga po, May. Akala ko talaga uuwi na lang ako dyan dahil wala pa rin dito ang swerte ko. Hayaan mo, Ma. Kapag nakasahod na po ako, tutulungan ko po kayo ni Papa para wag na po siyang magtrabaho. Ay nako, hanggat kaya pa namin, anak, kakayod pa rin kami. Mag-ipon ka rin dyan para sa kinabukasan mo, ha? Mag-iingat ka dyan. Kinabukasan nga'y sinimulan na ni Diane ang kanyang trabaho sa kumpanya ng babaeng anak ng matanda. Hindi naman siya nagsisisi na tinanggap niya ang alok ng mga ito dahil mababait ang kanyang mga amo. Bukod doon, malaki din ang sahod niya at paunti-unti na rin nakakatulong sa kanyang pamilya. Ngayon nga'y nagawa na nilang makapagtayo ng sariling negosyo sa probinsya at nakapagpundar na rin ng tricycle para sa kanyang ama. Paunti-unti man pero alam ni Diane na pasasaan ba't matutupad rin niya ang mga pangarap niya sa buhay. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para din sa kanyang minamahal na pamilya. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang, Walang Pinipili sa Pagtulong sa Kahit Kanino.